Yan mga idol, naikabit na natin yung ating starter na inayos doon sa ating multicab. Pinalitan natin ng carbon brush at saka po brush bushing. So ngayon po susubukan natin yung ating starter kung kamusta naman yung kanyang performance kapag tayo nag-start. Good day mga idol. Ayan, so naayos na natin yung carburetor natin multicab. Ito na naman po yung nagbigay sakit sa ulo natin mga idol. Dahil sa nakikita nyo, ayan, may mga brush na po yung ating housing, ating starter. Dahil po pala dyan na maluwag na po pala yung bushing sa ating main shaft. Ayan, kung sino yung nakikita, ayan. Napakaluwag na po, kaya pala nasa akin na po yung ating starter, oh. Kita nyo, may gasgas na. Kaya po pala, hindi mag-start maayos yung ating starter dahil po dito na nakasagi na, maluwang na po yung ating bushing. So, papalitan na lang natin itong ating bushing kung may makita tayo sa merkado. Sa bintahan pala ng mga car parts. Ayan, so auto parts pala. So, ito yung update ng ating multi. Ayan, so mga idol, dahil sa palit tayo ng bushing, tatanggalin natin itong ating bushing mga idol. Dahil po sa kailangan palitan ang ating bushing. Yan, so ito yung bushing ng ating multicab. Ayan, so kapag inilagay natin dito. Yan, sobrang luwag na. Kita mo nyo, nagwiwiggle-wiggle na siya. Oh. Yan. Kaya pala, ito yung nagiging dahilan kung bakit sumasagi na yung ating shafting dito. So, bibili tayo dito sa tindahan kung mayroon man para ating maikabit dito. Dito kasi, maluwag na rin. Yan. So, kailangan talaga palit bushing tayo mga idol dito sa ating okay, sabi ha, ari lang dito. Palit bushing tayo dito sa ating starter. So, bibili tayo nito sa merkado. So, ayan mga idol, inutusan ko si Mrs. na pumunta sa auto shop kung mayroong binibintang ganitong bushing. So wala daw siyang makita dahil malaki daw yung mga bushing doon pang malaking starter. So dahil dyan, meron ako dito dati na ginawa na pa tubo, binarinahan ko at saka pinasok ko dito sa ating shafting. Yan, okay naman siya, pasok na pasok. So eto na lang yung ating gagamiting bushing. Steel nga lang ito. So, ito na lang yung ilalagay ko dito sa ating starter para na sa ganun mapandar ko lang yung aking service na multicab. Yan. So, lagyan muna natin ng grasa pang padulas. Yan, tapos lalagay natin sa loob. No, hindi ko na kamartilyo, no. Kagatong ginapunsan ko ginano. Pasok ah. Halog. Medyo maluwang pala. Maluwang pala sa. Lalagyan na lang natin ng seaming para nang sa ganun ni sumikip yung ating bushing. Akala ko malaki. Yung pala maliit. Yan. So isi-seaming na lang natin para nang sa ganun. Medyo lumiit. Dito tayo idadaan sa ano, sa harap para mailak. Sana gumana tong idea na to mga idol.
Para na sa ganun, may magamit tayo mamaya. So far so good naman yung ating bushing na ikinabit. Kuha lang tayo ng plywood, di ko tayo plywood ma, para maplas. So ayan na, naibawa na natin yung ating improvised bushing. Improvised bushing mga idol. So ngayon i-assemble natin itong ating starter. Subukan muna natin kung pasok. Ayan. So medyo masikip siya. Pero okay na yan. Yan yung ating kailangan. Masikip. Lagyan na natin ng konting grasa para may pampadulas siya mga idol. Ayan. Sana mag-okay ito kasi kailangan ko ng service ngayon. Mahirap kasi pag walang service mga idol. Yan, so parang okay naman, goods naman. So kakabit natin ngayon yung link ng kaniyang tawag dito. Basta ito na yun, hindi ko alam kung tawag dito. Ayun, nilimutan ko. Dito pala nakakalagay. Dito pala siya nakalagay mga idol. Yan. Tapos, position ito. Yan. Ganyan siya. Bisus. Tapos lalagay tayo ng ating tawag dito solenoid. Yan. Importante talaga kapag may sasakyan ka, medyo may konting kalaman ka rin para kahit papano pag nasira meron kang ideya kung paano ayusin. Sa mahal pa naman ngayon ng mga bilihin, sigurado mapaparay ka. Yan. Hopefully gumana to kasi improvise lamang po ito. Hi. Improvise lamang po ito. Yan, so assemble tayo mga idol ng ating starter motor. Yan.
Note pala mga idol ha, hindi tayo eksperto sa mga ganitong bagay. Kumbaga, ginagawa ko lamang po yung aking makakaya para po na sa ganon, eh hindi na po tayo babayad pa. Sariling sikap lamang po ito para na sa ganon mga idol, eh, makatipid naman tayo. Kasi sa panahon ngayon, mahal na yung mga bilihin. Halos lahat ng gastusin, mahal. Simple tayo ngayon ang paglalagyan natin ng carbon brush. Yan. Ito yung kanyang carbon brush holder. Linawin ko lang ulit mga idol ha, hindi po ako mekaniko. Ina-apply ko lamang po yung mga konting kaalaman ko nung nag-aral pa ako ng TESDA electronics. Eh parang may ano din naman siya, may connection din naman siya sa electronics, kaya ina-apply ko na yung mga napag-aralan natin sa TESDA. Baka sakaling makatulong, at sigurado naman nakakatulong. Yan. So kapit na natin yung ating mga carbon brush. Bagong palitin ito yung ating carbon brush mga idol. Bagong bili ko to kahapon. Akala ko kasi carbon brush yung sira. Kaso pag nag-start ako, aandar siya pero walang nakatang starter. Yun pala, sumasagi pala yung ating starter sa ating yung ating speaker sa ating housing. Dahil nga po sa yung ating dito, ating bushing maluwag na. At tama po yung isang comment ng ating isang followers na bushing yung sira ng ating starter o di kaya carbon brush. So ako naman, pinalitan ko na yung carbon brush pati na bushing. Laking abala nito sa atin idol kapag wala tayong magamit na sa ano, service. Dahil ito, dito ko binubuhay yung pamilya ko. Yan, so na-position na natin yung ating apat na carbon brush. So ngayon, lalagyan natin to yung kanyang lock para nasa ganon hindi tumalsik yung ating carbon brush. Yan. Sana gumana. So tapos na tayo mag-assemble, babalik natin tong cup. Yun, pasok na pasok. Sana gumana ka na. Yan, so na-assemble na natin yung ating starter. Yan, so subukan natin. Baka sakaling madalas tiyamba at umandar. Ayan, so mga idol, ito na, na-assemble ko na yung ating starter. So susubukan ko muna ngayon paandarin gamit yung ating linya ng battery. Susubukan natin kung aandar
kapag umandar, sigurado ako makapag-pa-start na to na ating makina. So, susubukan natin ngayon, mga idol. At ayan na nga po, mga idol. Thanks God po at umandar siya. So, ikakabit po ito ngayon para naman lang sa ganon, masubukan po natin kung gagana na. Sana po gumana kasi pagod na ako. Ay, nako. Buhay mahirap. Maraming salamat po. Ay, kakabit ko po muna, mga idol. Yan. So, papay-video lang natin yung pagkabit. Yan, so ikakabit na natin yung ating starter, mga idol. Yan, sana naman gumana ka na. Wala na akong pampabaon sa anak ko. Parang malalaglag pa. Huwag ka na malaglag. Magposisyon ka na dyan. Kabit muna tayo ng ating ground line. Ground line. I-position na lang natin. I-position natin ito na maayos yung ating starter. So tapos, kakabit natin yung ating positive line, mga idol. Ito yung ating positive line. Yan. So nakalimutan ko, nandoon yata sa baba yung ating bolt. So doon natin ikakabit. Yan, so asimbol na natin, mga idol. Moment of truth na po. Subukan natin i-start yung ating multicab kung magsa-start yung ating starter. Sana. Ay, thank you Lord. At nag-start na rin. Namatay pa. At ayan na nga po, mga idol, nag-start na.